kabuhay, ako't buhay. Ako'y iyong panaligan nang di mamatay kailanman. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo inyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-huli ay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang napangasawan niya silang lahat. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit? Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, 'Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaak, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit, ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay.'" Maling-mali kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Ngayon po ay ang unang Miyerkules sa buwan ng Hunyo. At kagaya ng aking nabanggit, kaya tayo nakakulay pula ngayon ng ating altar, isang martir, hindi lang obispo ng simbahan ng ating ipinagdiriwang. Ginugunita, yan po ay ang buhay ni San Bonifacio. Pag sinabi nating martir, ito yung sinasabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa ngayon. Kayo ay hindi binigyan ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng katapangan. Pero wag natin pagbabaliktarin yung dalawa. Minsan yan ang itinuturo sa atin ngayon ng simbahan na siyang dapat nating ituro rin lalo na sa mga kabataan. Pag sinabing matapang, hindi kinakailangan nananakit. Pag sinabing matapang, hindi kinakailangan marunong sumuway. Pag sinabing matapang, hindi kinakailangan kinakatakutan ka lang, maangas. Pag sinabing matapang, hindi kinakailangan may posisyon. Ano ang tinuturo ni San Pablo sa kanyang mga alagad at sa ating lahat ngayon? Ano ang katapangan ng isang tunay at mabuting Kristiyano? Katapangan sa paggawa ng mabuti at pagsasabi ng katotohanan. Yan po sana ang huwag nating kalilimutan. Yan ang lagi nating araw-araw na sikaping gawin. Hindi natin kinakailangan na katakutan tayo dahil lang sa kung anong talinong meron tayo, hindi lang dahil sa anong koneksyon at posisyon na meron tayo.
ang katapangang sinasabi ni Kristo na siyang itinuturo ni Pablo ay hindi ang katapangang tinuturo ng mundo. Kaya sa unang bahagi at huling bahagi ng ating ebanghelyo, medyo strong words ang binitawan ni Kristo. Ano ang mga Saduceo? Ito'y mga aral na tao. Alam ng mga ito ang batas. Kinikilala sila ng mga tao. Pero ano ang sinabi ni Kristong matapang sa kanila? Maling mali kayo. Akala ninyo kabisado nyo na. Akala ninyo alam nyo na. Maling mali kayo. Huwag nating kalilimutan, lalo na sa mga bata, na ang katapangan ay hindi nagagaya lang sa ibang tao. Ang katapangan ay yung paggawa mo ng mabuti. Ang katapangan ay yung pagpapakita mo ng tama at mabuting halimbawa. Duwag yung tao na hindi kayang gawin ng mabuti. Duwag ang Kristiyano na sunod-sunod lang, na gaya-gaya lang. Mali na yung ginawa ng katabi, ginaya pa. Mali na yung sinabi ng katabi, pinaniwalaan pa. Alam nyo, maraming ganyan tao ngayon. Ikaw, anong gagawin mo? Ilan kaya sa atin dito ang nakatanggap na ng isang malaking balita? Anong gagawin mo, mararamdaman mo, pag nakita mo sa text mo na nalo ka ng 1,000,000? Eh, hindi ka nga tumaya eh. Naniwala ka naman. Anong gagawin mo pag biglang may kumatok sa iyo at sinabing may pinadala sa iyo? Pero kailangan mo magbayad ng 1,000. Pero malaki yung package. Na-excite ka naman. Anong sasabihin mo? Ano ang gagawin mo pag may nagkwento sa iyo na alam mo ba itong si sister, itong si brother, alam mo ba itong taong ito? Pero dahil mas matalino sa iyo, mas matanda sa iyo, mas kilala sa lugar ninyo, paniniwalaan mo lang. Ulitin ko ang sinabi ni Kristo, maling mali kayo. Kaya mga kapatid, araw-araw, ito ang ipagdasal natin na sana gabayan tayo ng Diyos. Ipagkaloob niya sa atin ang Espiritu Santo nang hanggang dulo, simula pagkabata hanggang pagtanda natin, kailangan natin ang Espiritu Santo na tinanggap ng mga martir kagaya ni San Bonifacio. Ang Espiritu Santo ang siyang gagabay sa atin. Kapag nalilito ka, kapag hindi ka sigurado, kapag nililito ka ng mga tao, pray to the Holy Spirit. Come Holy Spirit, tulungan mo ako. Gabayan mo ako. Sa pagkapatuloy ng misang ito, mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na sana patawarin niya tayo sa mga pagkakataong nagpauto tayo, nagpaloko tayo, sa mga pagkakataong hindi natin ginamit ang kakayahan nating mag-isip, sa mga pagkakataong nagpadalos-dalos tayo. At hingin natin sa Panginoon ang kakayahan na maitama natin ang isang maling paniniwala, na maitama natin ang isang maling itinuturo natin sa iba para hindi tayo tawaging maling-mali ka. Amen.